Handa kami na ipagtanggol yan ang ating pangasdan. At handa na kami na makipag, face to face sa mga law enforcers ng China. Hindi magpapatinag ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya sa mga Chinese vessel na nakabantay sa West Philippine Sea. At sa paggunita ng National Fisher Folk Day sa May 31, plano nilang magsagawa ng sama-samang pangingisda sa naturang karagatan bukas. Ayon kay Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, tugon ito sa 4 na buwang fishing moratorium o suspensyon sa pangingisda na idiniklara ng Beijing, China sa South China Sea. Hindi kinikilala ng mga mangingisdang Pilipino ang anumang batas, no, na ipapatupad ng China sa ating territorial water, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. Ayon naman sa Philippine Coast Guard o PCG, hindi nila pipigilan ang mga mangingisda na magsagawa ng mga fishing activities sa West Philippine Sea. Tiniyak ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarriela, na poprotektahan nila ang mga mangingisda laban sa banta ng China. Pananatilihin anya ng PCG katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang rotational deployment nito, partikular na sa Baho de Masinloc. Mas paigtingin pa po ng Philippine Coast Guard ang aking presensya in Baho de Masinloc in particular, dahil ito naman ang talagang tinamaan ng sinasabing fishing ban ng China. Paliwanag pa ni Tarriela, batay sa mga datos na nakalap ng PCG sa mga nagdaang araw, ay lumalabas na hindi seryoso ang China sa papapatupad ng fishing ban sa West Philippine Sea. Kung seryoso talaga ang China mag-enforce ng fishing ban at ng kanilang upcoming regulation, they should have beef up, no, or boost additional number of Coast Guard vessels na deployed dito. Pero ang sabi ko pa nga, no, in an average, no, the number of Coast Guard vessels that are deployed in Baho de Masinloc are 4 vessels. Pero ngayon, 2 lamang. Para naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang fishing ban ng China sa South China Sea ay hindi na bago. Well, it's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it's nothing new. There are sometimes they're fishing bans because it's the season. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala si PBBM sa banta ng Beijing na iditine ang mga trespassers sa South China Sea. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan at komunikasyon sa China upang maresolba sa mapayapang paraan ang isyu sa West Philippine Sea. So, any point of contact that I can establish, I will use it. At the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress in terms of resolving these, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.